mga estudyante ay may background na sa pest control management. Nababasa natin online, natuturo sa mga paaralan, at nababanggit sa mga webinars. Ngunit ang tanong, alam ba ito ng ating mga magsasaka? Ay tuturo ba sa kanila? Na-apply ba nila ito sa sarili-sarili nilang mga sakahan? Sabay-sabay nating alamin sa pamamagitan ng isang panayam kasama si Ate Mirna, isang magsasaka mula sa Naval, Biliran. Ako si Mirna Delda Sanchez, 61 years old, farmer. Nagpuyo sa Barangay Kapinyahan, Naval, Biliran. Si Ate Mirna ay nagmula sa pamilya na talagang magsasaka na mula pa noon. Sugod pagkataon ako, akong parents is farmer na. Then, kaming mga anak, sunod sa og unsay trabaho sa among mga parents. Farmer na po. So, dahil dito, yung mga kaalaman, yung mga pamamaraan na inimplementa niya sa kanyang sakahan ay nagmula na rin sa mga naon sa kanya. Parents, primero, sa farmers practice lang. Then, nagsunod-sunod ta sa atong ginikanan. Then, naamay mga training sa Department of Agriculture para ma-upgrade or bagong mga technology. So, matambong sa ta. Then, pagkahuman, ato sang i-apply. Munang makakuha sa tag mga bagong pamaagi bahin sa pagpanguma. Ang akong rice area is usara ka ektarya. Then, nasad ko'y lubi usa. Then, ang uban nga bakante, murag mga 1/4 na siya, vegetables, niya, corn, sweet corn. Magkuha sad mi og among pagkaon, then ang surplus sa market. Kay wala man sa tigas to balik. Dili ka mo balik diya. Pag next cropping, nakay ikagasto o bali. Ang vegetables ato sa kadiwa or tabo. Mo na among balikyaan sa among mga kanon. Ang umay, amo ramang ikuan, among i-dry, then igaling, bugas among ipamaligya. Usahay silingan, usahay sa sunod na lungsod, inana. Karon nga time, nagkuha naman ni land prep. So, by end of December or January ang uban, magkuha na sila transplanting. So, ang vegetables po, marag all around ang vegetables, pero lain-lain siya o buwan crops. Lain-lain nga o tanun. Mahalaga ang cropping calendar dahil dito nakabase kung kailan sila magkakaroon ng land preparation. Mahalaga na nakakahinga ang lupa para makapaghanda ito sa next planting season. Dahil din sa cropping calendar, natatansyan nila kung kailan magpapatubo at mag-aani ng mga crops. So dahil dito, nagkakaroon sila ng mabisang crop rotation. Ang sa humay, kaduha rami mag-harvest sa usaka tuig. Kaya naman may 30 days nga pahinga sa yuta. Hindi mo ba na siya i-rest kay sige-sige wala na nimo ugumay. Pwede na nimo i-change og lain from rice nga to ka sa kanang pakuan or money. Inana. Pero ang amo lang gi pahinga. Gi kuan lang ba idol sa kadiyot para makadiskanso po ang yuta. Ang Naval, Biliran ay nagtataglay ng Type 2 climate. Ibig sabihin, walang dry season, ngunit mapapansing mas malakas ang ulan tuwing Disyembre at Enero. Dahil nasa Eastern Visayas ang kanilang munisipalidad, mas malaki ang tsansang daanan sila ng mga bagyo, kaya naman madalas magkaroon ng flash floods, baha, pati na rin landslide. Ang dako gid kayo og damage kanang bagyo. Kaya naman pinakamalaking salik ang klima dahil hindi lang nito physical na naaapektuhan o napipinsala ang mga pananim, gumagawa rin ito ng angkop na environment para mag-foster ang sakit at mga peste. Sa among humay kung atakehon sa kuan kanang dun o kanang
itong black bag kay wa jud ka wa kay baut kay madaot man ang imong kumay kung atakihon pod na sa GLH imong kumay na magdala pod siya tungro kung dili pod nimo ma kuan makontrol awala pod si farmer alcance pod naa pod fungus na kasagaran fungal disease ang moatake sa vegetables at sabasakan ang kuan ang humay-humay mura sa na siya humay so dili ka kaayo ka kuan anak niya kay kur pareha raman labi na magwiding ka nadyo kay malikatan di ana kay dili na pareha ra siya kumay dili mo maibot so utubo, mubuwak, mubunga muhimo na pod mudaghan na pod. Napakaraming mga paraan upang sugpuin at kontrolin ang mga peste, ngunit iisa lang ang kanyang sigurado at ito ay sa among practice, dili man gyud nimo spray dayon og mga chemicals if ever dili padaghan kayo ang kanang infestated sa peste. Kung naa ka mismo, permaminti ka nga ga-survey o ga-suroy sa imong uma, imong makita kung unsa diha ang nagkaon or nakadaot sa imong tanom. So, anha pa ka mangita kag pamaagi, ma-biological man na siya or unsa din ha nga imong ika-control. Bukod sa land preparation na ating nabanggit kanina, gumagamit din sila Ate Mirna ng mga nets upang mapigilan ang mga insekto at iba pang peste na makalapit at pumaligid-ligid sa mga tanim. Sa amo yun sa basak ka ng kuhol. Kuhol. So, usana, puniton niya, isaon niya. Nasaan may usahay, ibutang nga ka ng muraba siya net, ibutang sa ganggang. So, aron si kuhol diha ra. Ngunit sa lahat ng mga paraang naibahagi ni Ate Mirna, mayroong malawak na pagtangkilik sa kanilang lokalidad sa mga biological approach sa pagmamanage ng mga peste sa taniman. Naman tayo gitawag og mga friend nga kuan sa atong basakan. Naman tayo mga amigo. Napoy kaaway, napoy amigo. Napoy usa ka kontrola na magbuhi og ka og kanang ducks dito tagiik sa amogi. Sa ato din itagiikangan. So, ato nang pasuroyon dito kung daghang kuhol. So, si Dax, nanguha na siya og kuhol. At the same time, nabusog pa si Dax, daghang pag-itlog. So, mura ba siya connect? Connect ba? Panguha ang pistis sa Dax, gikaon ni Dax, kunya nakahatag po siya og pagkaon para sa tao, kay nangitlog man siya. So, gikaon man sa tao ang itlog. So, nindot kaayo nga koan. Nindot siya nga cycle. So, ato na ang amigong protektahan. Mauna nga, dili ta diretso mo spray o mga chemicals atong basakan. Kay, kato sila makatabang sa to sila. Katabang to proteher sa atong mga tanom. Na naman sa tay, murag ma-spray nga ato rang mga hinimo, pareha ng mga concoctions o itch-in para sa mga piste. Then, nindot pa kaayo na siya kung dili siya kamagamit kay safe pa hasta ang tao. Ayon kay Ate Mirna, dahil sa mga pamamaraan na ito, hindi nila gaanong pinoproblema ang epekto ng mga peste sa kinikita ng kanilang sakahan. Sa katunayan, nabanggit niya na kailangan nila ng mas malawak na kaalaman upang mas mapagbuti ang kanilang mga farming practices dahil hindi nila kayang i-enhance ito base lamang sa mga traditional practices na ipinasa sa kanila ng mga naunang henerasyon. Super dako kayo na siya og tabang. Kaysa una, wala pa man takabalo kung unsaon, nagpataka man lang ta og tanom. Then after nga nanakay training, so nanay mga maayong mga pamaagi o mga binag-o, then atong gisunod sa observation sa nako, nagyudako nga impact, dako nga uminto sa imong produkto kung imong sundod ang mga maayong pamaagi.
Pagsigasig ni Ate Mirna sa pagbabahagi ng mga benepisyong dulot ng paggamit ng mga pest management practices ay isang inspirasyon na mas makatulong pa sa mas maraming magsasaka upang mapagaan ang mga nakapamiminsalang epekto ng mga peste at sakit, dagdag sa iba't iba at sunod-sunod pang mga suliranin na kinakaharap ng ating mga magsasaka. Teka mo, may nag-study. Kami si Farmer Receiver naman ni. So, kung namoy mga bagong technology nga ang ayanin nyo ipa-apply sa farmer, so, ipaabot sa mua. So, magpasalamat ni kung naapay mga pag-upang mga technology nga inyong ipanghatag sa ipaabot sa mga mag-uuma para gyud nga mo kuminto pang among abot. So, daghan pong salamat. Nasa ating mga nakababatang henerasyon na kasalalay ang pakikipagtulungan sa mga magsasaka upang gawing manageable ang mga peste at sakit at pag-aanin ang nakapaminsalang epekto nito, lalo na sa pagkalugi sa ani at sa kanilang kinikita. Dahil kahit na ang peste at sakit ay likas na bahagi na ng ating sistema, meron at meron pa rin tayong magagawa.